buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pansiwang mag-iliw, mapakinabangan namin ang mga ligaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon nagpakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Wika sa kanya, sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking ama na si David. Bagaman ako'y bata pa, walang karanasan. Pinamuno mo ako sa iyong bayan. Sa bayang ito na hindi mabilang sa dami, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayang ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili na mahabang buhay o kayabanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nagbibigay dulong ito sa wala pang Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ay sa Kanyang panupala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat-mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noon una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao. Tinamunan uli. Sa laki ng tuwa siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang pag-aari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga malakaw na naghahanap ng mamahaling perlas nang makakita ng isang perlas na napakahalaga. Siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mapasa amin ang kaharian mo. Isang beses ay may isa akong nakausap, Father, mali ho yung dasal natin na mapasa amin ang kaharian mo. No? Sabi niya ay mali daw. Sabi ko, bakit naman?
Kasi pag sinabi natin mapasamin ang kaharian mo, kinukuha natin yung kaharian ng Diyos. E sabi ko, ano ang tama? No? Mapasakaharian tayo ng Diyos. Sabi ko, pareho rin ang ibig sabihin nun. No? Mapasamin ang kaharian mo o mapasakaharian tayo ng Diyos. Ah, kaya ninais ng Diyos na ang panalangin natin ay mapasamin ang kaharian mo, kasi hindi ito pumapasok lamang sa usapin na teritoryo. Hindi ka lamang nasa teritoryo ng Diyos. No? Ang kapag dinasal natin na mapasamin ang kaharian mo, hindi natin inaagaw yung kaharian ng Diyos. Wait a minute. Maging maliwanag tayo, maliging maliwanag sa atin na tayo, no, ay may kagustuhan na mapasa atin ang kanyang kaharian, na hindi yung kaharian natin ang mamayanin, hindi yung pag-ahari natin, kundi ang pag-ahari ng Diyos. So nais ng Diyos na maangkin natin ang pag-ahari ng Diyos. Pero hindi namin inaagaw ang pag-ahari ng Diyos. No? Kaya bahagi rin o ng pagtugon natin, sabi nga o, ano? Yung ating tema ngayong 50th taon ng anibersaryo ng ating diocese, pagpapasalamat, pagpalaganap at paghahangad ng pag-ahari ng Diyos. No? Kaya tamang-tama po yung ating parabola, mga talinhaga na nakita po natin ngayon. Well, sa mga nakalipas po na mga linggo, no, ang pinag-uusapan natin ay pag-ahari ng Diyos. Noong nakaraang linggo, ang masamang damo, yung isa pang nakalipas na linggo, talinhaga ng maghahasip o ang mabuting lupa. Ngayon ay tumutukoy yung ating talinhaga sa paghahari pa rin ng Diyos. Pero dito, tumutukoy sa alin? Sa kayamanan. Kung ano, kung ituring natin na ang paghahari ng Diyos ay ang pinakamahalaga nating kayamanan, na gagawin natin ang lahat para ito ay mabili, katulad ng kayamanan na nakita sa isang lupa. Ipinagbili ang lahat ng kanyang kayamanan para mapasa kanya yung lupa na ito, na mayroong kayamanan. Ganon din po yung perlas. No? Ganon din po yung perlas. Kaya tama yung mapasa amin ang kaharian mo. No? Pero yung pag-ahari na ito ng Diyos, yun, maging maliwanag sa atin na nawa, kung ito yung pinaka-kayamanan natin, sabi nga natin, ay kinakailangan na ito yung pagtuunan natin ng pansin ang pag-ahari ng Diyos. At ang lahat pang kayamanan na yanin ay dapat na maging lingkod ng dakilang kayamanan na walang iba kundi ang pag-ahari ng Diyos. O, yung mga kayamanan natin na yanin dapat ay maglingkod para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Our treasure shall be in the service of the kingdom of God. Pero ano ang kayamanan? Ano ba yung ating kayamanan? Kapalang hindi naman ako mayaman. Wala naman akong ginto. Wala naman akong perlas.
tayong mga kanya-kanyang itinuturing na kayamanan. So, kalimitan o makikita natin kung ano yung itinuturing natin kayamanan, kung alin yung binibigyan natin ng halaga sa buhay natin. Ano yung kayamanan natin? Pwede po pera. Yung pera na ginagamit natin pang negosyo o nasa bangko. Yung ating mga galing. Maaaring ang kayamanan mo ay yung maganda mong boses. Yung maaaring ang kayamanan mo ay ang iyong pamilya. Ang iyong mga mahal sa buhay. May kanya-kanya tayong kayamanan. At makikita natin ito kung saan natin ibinibigay yung ating oras. Ayun. Yun ang itinuturing nating kayamanan. Pero tanong eh, handa ba natin itong ialay para sa pag-ahari ng Diyos? Isang magandang halimbawa po rito ay yung una nating pagbasa sa Aklat ng Mga Hari. No? Si Haring Solomon. No? Nakita po natin yung pag-uusap ni Haring Solomon at ng Diyos sa kanyang panaginip. Tinanong si Haring Solomon, anong gusto mong regalo? So sabi ni Haring Solomon ay bigyan niyo ako ng katalinuhan na makilala ang mabuting tao at ang isang masamang tao. So, yung karunungan, sabi nga ay a good judge of character. Napakahalaga ho dyan. No? Yung makilala mo kung sino bagay yung masama, ang sino yung mabuti. Karunungan ito, ha? Hindi ito kutob. No? Pag sinabi natin kutob, damdamin lang yun eh. Huh? Ang pinag-uusapan natin dito ay karunungan. Karunungan para makilala kung sino yung masama at kung sino yung mabuti. So ito ay hinihini ni Solomon sa Diyos nung tinanong siya kung ano yung gusto niya para alin, para mapangalagaan niya yung bayang Israel na ipinagkaloob sa kanya bilang hari nito. Sabi nga ay napakalaking responsibilidad, napakalaking payag ang pag-ariyan. Kaya ito yung kanyang hiningi para maipamalas niya at maisakatuparan niya ang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kasama na rito ang alin, kasi alam natin na ang unang templo ng Jerusalem ay ginawa ni Haring Solomon. Bagaman po nag-atem si David na gawa ng templo ang Diyos, sinabi ng Panginoon na hindi, no, si Solomon ang gagawa ng aking templo. So, inihanda na siya. Pero alam, ginamit niya ang kanyang katalinuhan na makilala ang sinong masamang tao at ang mabuting tao para rin mapunuan niya ang kanyang pagiging hari. At sabi mo natin, isang karunungan ito. No? Karunungan ito kasi na hindi lang ito kutob. Minsan tayo, nakabase lang tayo sa kutob. Ba't natin sinabi yung karunungan? At ito yung kayamanan na ipinamalaso ni Haring Solomon sa kanyang pag-ahari. Kasi isang halimbawa po, no? Ay kung kalimitan nung kinukob natin mula sa banal na kasulatan ay yung kanyang paghuhusga. At ito rin yung ibinigay ng banal na kasulatan bilang isa sa mga halimbawa ng kanyang matalino o makalimutan.
na ipinamalas sa kanyang pangalaga sa bayang Israel. Yung dalawang nanay na nag-aagawan sa anak, kasi yung isang nanay namatay yung kanyang anak. So, ngayon, inangkin niya ngayon yung isang anak ng kanyang kapitbahay. Sabi niya, ito yung aking anak. So, nagtatalo yung dalawang nanay kung kanino na nagsasabi na, ito ay aking anak. So, sila ay dinala sa korte ni Haring Solomon. Anong sabi ni Haring Solomon? Dahil kayo nag-aaway kayo, kung kanino yung bata, anong sabi niya? O sige, sinabi niya doon sa kanyo, hakiin mo. At ikalahaki kayo. So, yung talagang nanay, anong sabi niya siya? Sige, bigay mo na yan. Kaysa mamatay yung anak ko. Yung isa naman, kasi hindi kanyang anak, anong sabi niya? Hindi, sige, hakiin mo na yan. So, anong ginawa ni Haring Solomon? Ibinigay yung bata doon sa nagsabi na ibigay mo na lang yan kaysa hatiin mo yan. No? Kasi mamamatay. Anak niya yun eh. So, ibig sabihin, gumamit ng pamamaraan si Haring Solomon para makilala kung sino ang mabuting tao at ang sinong masamang tao. Hindi kutub-kutub lang. May pamamaraan. Kasi bakit? Lalo-lalo na ako ngayong kapanahonan na ito, kinakailangan natin rin maging matalino. Ang tawag ako natin ulit. Ang tawag natin ay modus. May mga modus ang masamang tao, ang masamang elemento. Yung pong salitang modus, yun ang kalimit lang ginagamit natin. Pero yun ay short na modus operandi, Latin. Anong ibig sabihin ng modus operandi? The mode of operation. Mayroong mode of operation. Ano? May operation. May pamamaraan. Mayroong tinatawag natin mga step, yung mga budol-budol, no? Makikita po natin yung mga salisigan, no? May pamamaraan ng pagkilos. Yun ang ibig sabihin ng modus operandi. No? May pamamaraan ng pagkilos. Hindi lang basta pagkilos. Ngunit gumagamit ng pamamaraan step by step. Kaya po yung mga masamang tao, no? Ayan ay mga nag-iisip. Kaya tayo, para sabi nga ni Haring Solomon, bigyan mo ako ng karunungan. Bigyan mo ako ng karunungan para makilala ko ang sinong mabuti at masamang tao. So, bahagi rin noon na kung saan ay pwede rin ito yung kayamanan na pwede natin hilingin sa Diyos. Pero ano yung makita ko natin pagkilos dito na ginamit ito ni Haring Solomon ang karunungan na ito para sa pagpapalaganap ng pag-aari ng Diyos. Sa pamagitan ng alin? Ng pagtupad ng kanyang tungkulin bilang hari ng Israel. So tayo, paano pamamaraan natin magagamit ang ating kayamanan para sa pagpapalaganap ng pag-aari ng Diyos? Marami ho. Maraming pamamaraan. Pero no, makita natin na yung pagkilos natin ay para sa pag-aari ng Diyos. Pwede rin ho na katulad po ng panyayang ngayon, kasi ngayon ay every last Sunday of July ay para po sa mga kapatid nating misyonerong Pilipino. Ito po ay Mission Society of the Philippines, na isang grupo
na mga misyonero na nagnanais na maglingkod sa ibang bansa kasi tayo po, tinanggap natin yung ating pananampalataya kay Jesucristo sa kamay ng mga banyaga. No? So, tayo rin nawa ngayon na hindi lang dapat na tagatanggap. Dapat din tayong maging tagapamahagi para sa iba't ibang bansa. So, pwedeng maging misyonero, paring misyonero, madring misyonera, o mga lay na mga misyonero at misyonera. So, ito yung isang grupo, no? Yung Philippine Mission Society or Mission Society of the Philippines. No? Pero hindi lamang yan. Sa pamamagitan ng inyong, so, sa Philippine Mission Society, sa pamamagitan ng panalangin, kung kayo'y maging may mga misyonero o misyonera, pwede yung maging misyonero o misyonera na 2 taon lamang o 5 taon, pabalik na uli kayo, no? Sa dati ninyong trabaho. O pwede rin sa pamamagitan ng panalangin, pagsuporta sa kanila. Or, simple, sa inyong kalatayuan, na gamitin ninyo yung inyong kayamanan para sa paghahari ng Diyos. Kinakailangan natin kumilos para ipakita na nais nating isakatuparan yung paghahari ng Diyos sa ating lipunan, sa loob ng inyong pamilya, sa loob ng inyong tahanan, sa loob ng ating pamayanan. So, ang mahalaga, Ellen, ano yung kakailangan natin na we make use of our kayamanan? Na may pakita natin yung paghahari ng Diyos. Huh? Yung paghahari ng Diyos. Kaya makita po natin, sabi nga, nandito yung kahalagahan na maangkin natin yung paghahari ng Diyos. At kinakailangan natin kumilos para ipakita yung kaganapan ng paghahari ng Diyos. Huh? Katulad din po ng paanyaya na ikalawang pagbasa na alin, yung paanyaya na alin, maging katulad tayo na Jesus. Maging katulad tayo na Jesus. Na isang halimbawa kung paano isa katupar ng paghahari ng Diyos sa sarili natin kakayanan. No? Maging pwedeng sa paglilingkod ng simbahan. O kahit na ho, paglilingkod sa gobyerno, no? Basta may pakita natin na sa aking paglilingkod, ano yung ipinamamalas ko? Yung paghahari ng Diyos. Yung turo ng ating pananampalataya. Ito yung panalangin natin. Mapasa amin ang kaharian mo. Ibig sabihin, ay we will exert all effort para ipalaganap ang paghahari ng Diyos. Gagawin natin ang lahat para maipakita yung paghahari ng Diyos sa kasalukuyan nating katatayuan. So, marami na tayong nakita ng mga halimbawa. So, tingnan na lang natin, ano, saan ko pwedeng ipakita na yung aking kayamanan ay ginagamit ko para sa paghahari ng Diyos. So, kaya ano na dapat na makita natin? Nasaan ba yung kayamanan mo? Nasaan ba yung kayamanan mo? Pangalawa, ginagamit ko ba ito para sa paghahari ng Diyos?
sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng tatupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Nagtatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria Birenin. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ni Libi. Nangawag sa kinaroroonan ng mga yumao na may tatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinangkaloob ng Ama sa atin ang kanyang kaharian sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak na nawa natin ibahagi siya sa ating kapwa upang makita nila si Jesus. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang marangal ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugon na nawa ng mga namumuno ng ating pamahalaan ang paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya, at ang mga nalululong sa droga upang sila ay madama ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang mga misyonero ng Mission Society of the Philippines upang sila ay maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa palaging maging handa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, dinggin mo ang kahilingan ng iyong bayan. Mapasa amin ang iyong kaharian. At puspusin mo kami ng iyong makapangyarihang salita. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kabatid upang ang paghahain natin ng kaligtasan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay. Sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga subling na nagtaksil, nagbabalik ngayon sa iyong pag-iliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kukupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay nilulong mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang apag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo ang iyong sambayanay nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo ng sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,